Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pansamantalang ipinatigil ang konstruksyon ng isang resort casino sa Cebu City kasunod ng pagkamatay ng dalawang construction workers. Ayon sa ulat, nalagot ang kable ng gondola sa kayang dalawang manggagawa na sina Junel Tundaan at Richard Dabasol Jr. kaya bumagsak ang mga ito mula sa 19th floor ng ginagawang gusali. Naglabas na ng cease and desist order ang Cebu City Office of the Building Official at humingi ng paliwanag mula sa kontraktor ng naturang gusali. Suportado ng United Nations Children's Fund o UNICEF at ng World Health Organization o WHO, ang desisyon ng gobyerno ng Pilipinas na ibalik ang face-to-face classes sa mga lugar na may mababang kaso ng COVID-19. Kasabay ng pagbubukas ng ilang eskwelahan sa bansa, ipatutupad ng gobyerno ang mahigpit na safety protocols at safety measures tulad ng pagsusuot ng face masks, paghuhugas ng kamay, physical distancing, maayos na bentilasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga guro at mga estudyante. Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, saklaw ng pilot run implementation ng face-to-face classes, ang nasa 100 paaralan na i-endorso ng DepEd, DOH at ng local government unit. Samantala, kinakailangan naman ng mga magulang o guardian na magsumite ng written consent bago magtungo ang mga bata sa paaralan. Samantala, humihiling ang Alliance of Concerned Teacher Philippines o ACT ng mga angkop na pasilidad upang maiwasan ang hawahan ng COVID-19 sa pagsisimula ng limited face-to-face classes sa bansa. Inihalimbawa ng grupo ang maayos na bentilasyon ng classrooms, maayos na palikuran, hand washing stations, sapat na water supply, COVID-19 testing at health checks. Bukod rito, dinudulog rin ng grupo ang pagkakaroon ng transportation program para sa mga estudyante upang mabawasan ang exposure sa virus. Samantala, suportado naman ng ACT Philippines ang implementasyon ng limited face-to-face classes na noong isang taon pa nila umano isinusulong. Plano ng Amerika na mag-donate pa ng 500 milyong doses ng vaccines na gawa ng Pfizer at BioNTech sa mga bansang interesadong tumanggap nito. Sa kabuuan, nasa mahigit 1 bilyong vaccine doses na ang naibabahagi ng US sa iba't ibang mga bansa, kabilang ang Pilipinas. Bumili ang Estados Unidos ng 500 milyong doses sa Pfizer at BioNTech vaccine at idodonate sa pamamagitan ng Global Vaccine Sharing Platform, COVAX. Samantala, nangangamba si na President Rodrigo Duterte at Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi sa plano ng mga mayayamang bansa sa pagbibigay ng booster shots, lalo't marami pa rin sa mga mamamayan ang hindi pa rin nababakunahan. Samantala, nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng mga gamot kontra COVID-19 sa isla ng Batanes. Ayon kay Medical Chief Dr. Jeffrey Canceran, okupado ng 13 pasyenteng positibo sa COVID-19 ang Batanes General Hospital. 3 rito ang severe cases, 7 ang moderate at 3 naman ang mild cases. Malaking factor umano sa mabilis na hawahan ng virus sa lugar ang community transmission. Nasa kalahati na ng populasyon ng Batanes ang nababakunahan. Kasalukuyang nasa ilalim pa rin ng Enhanced Community Quarantine o ECQ ang isla na magtatapos sa October 4. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.